Diretsahan ng revelasyon ni Miel Pangilinan na bahagi siya ng LGBTQ+ community bilang queer. Inamin ni Miel sa kanyang post sa Instagram na mula pagkabata, nag-aalala na siya tungkol sa kanyang identity. Kaya ayon sa kanya, full circle ang ginawa niyang pag-amin ngayong mas komportable na siya sa kanyang sarili. Mapagpalaya din sa kanya na mag-come out lalo na sa selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. At nagpasalamat siya sa pagtanggap ng mga taong malapit sa kanya. Mabilis namang inihayag ng kanyang inang si Sharon Cuneta ang pagmamahal kay Miel. Sa kanyang puso, perpekto lahat ang kanyang mga anak. Ayon kay Mega, hindi mag-iiba ang trato niya kay Miel, bagkos mas mamahalin pa niya ito. Inihayag din ni Senador Kiko Pangilinan ang pagmamahal kay Miel at iginiit na parati silang nakasuporta ni Sharon para sa kanya. Binati rin si Miel ng mga ate niyang sina Casey Concepcion at Frankie Pangilinan sa ginawa niyang pag-amin. Gayun din ang kanilang kaibigan si Judy Ann Santos Agoncillo, mga pinsan at iba pang personalidad. Paglilinaw din ni Miel, hindi siya lesbian at marami pang identity bukod sa pagiging gay at lesbian. Sa pagdiriwang pa rin ng Pride Month, pinaigting din ng PBB Grand Finalist na si Brent Damage ang mensahe ng pagtanggap sa lahat ng kasarian. Patuloy siyang namamayagpag sa big break niya bilang bida sa social media. Nakapupulutan anya ng aral, lalo na sa pagpapakatotoo sa sarili. Kung ano tayo, ipakita natin kasi paano tayo tatanggapin ng iba kung di natin tanggap yung sarili natin kung ano at kung sino tayo. Layon din ang Pinay transgender beauty na si Fuchsia Ann Ravena na itaas pa ang estado ng LGBTQ+ community. Misyon niyang iuwi ang ikatlong corona mula sa Miss International Queen sa Thailand sa June 25. Everyone should be given the equal chance and opportunities regardless of gender, color or status in life. One should be able to live his or her life not only fully but purposefully. Una nang nanalo sa Miss International Queen ang Pinay trans women na sina Kevin Balot noong 2012 at Trixie Maristela noong 2015. Mario Dumawal, ABS-CBN News.